Isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Ito ang pagsulat sa Piling Larangan Academy. Muli ako ang inyong guro, Binibining Lampa. Pinabati kita dahil nasa ika-apat na aralin ka na ng asignaturang ito. Bago tayo magpatuloy, magkaroon muna tayo ng pagbabalik-tanaw sa aralin tatlo kung saan ay tinalakay natin ang paraan ng pagsulat sa impormatibong abstract. Binigyan din natin ng pagtutukoy ang kaibahan ng impormatibo at deskriptibong abstract. Maliban dyan, naging sandigan ng ating pag-aaral ang punto de vista ni Philip Koopman, isang dalubhasa sa larangan ng pananaliksik. Isinaad niya na may limang mahalagang bahagi na kailangan nating balikan upang makabuo ng impormatibong abstract. Naway naging makabuluhan ang araling ito? At dahil dyan, maaari na tayo magpatuloy sa aralin 4 na nakasentro naman sa pagtalakay ng biographical note o bio note. Alamin muna natin ang tatlong layunin na magsisilbing gabay sa ating pagtalakay. Una, nakikilala ang mga katangian ng mahusay na sulating akademiko sa pamamagitan ng mga binasang halimbawa. Ikalawa, nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika. At ikatlo, na isa sa alang-alang ang etika sa binubuong akademikong sulatin. Ang bio note ay pinaikling bersyon ng salitang biographical note. Ito ay maituturing ding isang uri ng yagom na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. Kung babalikan sa pitong anyo ng sulatin, may tatlong halimbawa roon na bahagi ng paglalagom. Nariyan ang abstract para sa paglalagom ng pananaliksik, ang buod o synthesis para sa mga genre ng panitikan, at ang bio note para naman sa personal profile ng isang individual. Mahalaga sa pagsulat ng bio note na maging makatotohanan, tumpak o wasto ang mga datos na ating inilalaan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Maaaring naranasan mo nang sumulat ng autobiography o kathambuhay. Halos katulad lamang ito ng bio note. Ang kaibahan nga lang, mas maikli sa bio note dahil may sinusunod na tiyak na bilang ng salita at ito ay resulta ng isang paglalagom. Ayon kay Duenas at Sons ng 2012, ang bio note ay tala sa buhay ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic career na madalas ay makikita o mababasa sa mga journal, aklat, abstract ng mga sulating papel, websites at iba pa. Ibig sabihin, pangunahing tuon ng bio note ang mga natatanging katangian at kakayahan ng sinumang sumusulat nito. Mahalaga na mabigyan ng pansin ang mga karangalan at tagumpay na nakamit mula sa akademya maging sa empleyo. Dito rin, ang bio note ay maaari mong gamitin hindi lamang sa larangan ng mga sulatin, maging sa mundo ng social media, partikular sa Facebook, Twitter at Instagram. Makikita mo yan sa bahagi ng profile kung saan nakasaad ang bio. Mas lumalawak ang pagpapakilala natin sa ating sarili gamit ang iba't ibang plataforma mula sa bio note. Narito ang mga patunay na halimbawa kung kailan natin ito magagamit bilang isang sulatin at bilang isang lunsaran. Nariyan ang bio data, resume, social networking sites, digital communication sites, blog, aklat, at artikulo. Ngayon, dumako naman tayo sa pamantayan o wastong pamamaraan ng pagsulat ng biographical note o bio note. Unang pamantayan, sikaping maisulat lamang ito ng maikli. Kung gagamitin sa resume, kailangang maisulat lamang ito sa loob ng 200 salita. Kung gagamitin naman sa social networking sites, sikaping maisulat lamang sa loob ng 5 hanggang 6 na pangungusap. Ang pagtatakda ng tiyak na bilang ng salita ay nagtuturo sa atin na maging disiplinado tayo sa paglalagom. Kailangan ay maging maingat tayo sa mga impormasyon na ating ilalapat at siguraduhin ito ay maisala kung kailangan ba o hindi sa ating isinusulat na bio note. Pagdating naman sa social media, ang itinatakdang bilang ng salita ay 5 hanggang 6 na pangungusap. Sa katunayan, hindi na nga pangungusap ang ginagamit ngayon. Maaari mo na rin lapatan
kalahatan ng simpleng salita lamang bilang pagpapakilala ng iyong sarili. Kung tutuusin kasi, kapag inilapat mo ang body note sa social media, nagiging informal ang katangian nito kumpara sa mga sulatin na nangangailangan ng mas formal na katangian. Ikalawang pamantayan, magsimula sa pagbanggit ng mga personal na impormasyon o detalye tungkol sa iyong buhay. Ang dami ng datos o impormasyon na ating inilalapat sa pagsulat ng body note ay nakadepende sa ating identity o pagkakakilanlan bilang isang individual. Maaaring nakaayon ito sa interes o kinahihiligang gawain o kaya naman ay sa mga tagumpay na nakamit gaya ng karangalan, mga organisasyong nilahukan, o maaari rin sa mga seminar, workshop, o gawain pansibiko na dinaluhan. At ang panghuli, ang educational background. Ito naman ay pumapatungkol sa iyong karanasan o ang daloy ng iyong pag-aaral mula primarya, sekundarya, tersyarya, hanggang paaralang graduado. Dumako naman tayo sa ikatlong pamantayan, gumamit ng ikatlong panauhan upang maging litaw na obhetibo ang pagkakasulat nito. Ang paggamit ng panauhan ay nakadepende sa uri ng panghalip na ilalapat. Kapag gumamit ng ikatlong panauhan, inaasahan na lilitaw ang gamit ng panghalip gaya ng siya, sina, sila, kanila, kanya, at iba pa. Animo'y may ibang tao na nagkukwento ng iyong buhay kapag iyong isinulat ang body note. Para naman sa ikaapat na pamantayan, gawing simple ang pagkakasulat nito, gumamit ng payak na salita, maiikli at tuwirang pangungusap. Inaasahan na malapatan ng formal na gamit ng wika, salain ng mga salitang gagamitin, tiyaking ito ay makasusunod sa ortografiya ng wikang Filipino. Pangalawa, sikapin ding maging komprehensibo pagdating sa konteksto sa paraan na direkta at madaling naiintindihan ang punto. Iwasan ang paggamit ng maliligoy ng mga pangungusap at paggamit ng retorika sa ating isinusulat na body note. Ikalimang pamantayan, basahin muli at muling isulat ang pinal na sipi ng iyong body note. Maaaring ipabasa muna sa iba para matiyak ang katumpakan ng wika at konteksto. Mahalaga ang proofreading dahil dito nagkakaroon ka ng pagtataya o assessment kung may pagkakamali pa ba o may kailangan pang idagdag sa ating isinusulat. Hindi lamang para sa punto de vista natin, kailangan din nating malaman ang opinyon ng iba. Pwede natin itong ipabasa sa ating kamag-aral o maging sa ating kaibigan upang makakuha ng iba pang opinyon na makapagpapabuti sa ating isinusulat na body note. Para sa ikatatagumpay ng pagsulat ng body note, tandaan ang mga sumusunod na konsepto na pangunahing kakailanganin ng sulating ito. Una, ang personal background. Ang personal background ay tumutukoy sa buong pangalan, lugar at taon kung kailan ka ipinanganak. Pangalawa, educational background. Ito naman ay tumutukoy sa daloy ng iyong pag-aaral mula elementarya, sekundarya, kolehiyo at graduado. At ang pangatlo, karangalan at karanasan. Ito ay conditional. Ibig sabihin, nakadepende ang dami ng karangalan at karanasan ayon sa pagiging aktibo mo bilang individual. Ikaw ba ay aktibong nakikilahok sa mga organisasyon, kompetisyon o iba pang gawaing pansibiko? Sa makatuwid, kailangan ay maging makatotohanan tayo kapag sinusulat o pinupuno natin ng datos ang mga konseptong ito. Para mas maintindihan ang body note bilang isang akademikong sulatin, suriin natin ang mga sumusunod na halimbawa. Ang nakalaang halimbawa ay isang academic body note na ginagamit bilang aplikasyon sa ninanais na paaralan o universidad. Bilang kabahagi ng senior high, mahalaga na matutunan mo na agad ang pagsulat ng body note upang maging handa ka kapag pumasok ka na sa mundo ng kolehiyo. May dalawang bagay ako na nais bigyan ng pansin sa puntong ito. Una ay ang gagamiting larawan, pangalawa ay ang konteksto ng isusulat na body note. Unahin natin sa larawan. Inaasahan na magiging formal sa paggamit ng larawan, magsuot ng mga damit na may kwelyo.
pangalawa, syempre sa facial expression. Inaasahan na magkaroon ng simpleng pagngiti sa iyong pagkuha ng larawan. Iwasan ang paglabas ng ngipin o ang paggamit ng iba pang ekspresyon na hindi naman naaangkop. Pangalawang punto na nais kong bigyang diin maliban sa larawan ay ang konteksto ng isusulat na bio note. Tandaan na dadalhin o babaunin ninyo ang tatlong mahalagang konsepto na ibinahagi ko kanina. Pansinin sa nakasaad na halimbawa, naka-highlight ito mula sa tatlong kulay. Ang kulay berde, pula, at asul. Ang kulay berde ay pumapatungkol sa personal information. Kabahagi ng personal information ang buong pangalan ng sumusulat. Bago ilagay ang buong pangalan, siguraduhin masimulan muna ito sa pamamagitan ng daglat. Kapag sinabing daglat, ito yung paggamit ng mga katawagan ayon sa kasarian ng sumusulat, gaya ng binibini, Ginoo, at ginang. Maliban sa buong pangalan, pwede rin natin itong lapatan ng tiyak na lugar o tiyak na panahon kung kailan pinanganak ang persona. Pangalawa ay ang kulay pula. Ang kulay pula naman ay nagpapakita ng educational background o ang naging daloy ng pag-aaral mula primarya hanggang sa pangkasalukuyan. At ang huli, pumapatungkol naman sa kulay asul ang mga karangalan at karanasan. Ito ay tumutukoy sa mga kompetisyon o mga contest na sinalihan. Maaari mo ring isama ang mga organisasyon, seminar o workshop na dinaluhan. Ang nakikita niyo naman bilang pangalawang halimbawa ng bio note ay ginagamit sa mundo ng empleyo. Sa nakikitang halimbawa, ito ay mula sa katauhan ni Eros Atalia, isang pamosong manunulat. Kung hihimayin ang bio note mula sa katauhan ni Eros Atalia, may dalawang pangunahing bahagi na lamang na natira. Kinaltas na ang personal background. Ang nanatili na lamang ay ang educational background na nakakulay pula ang highlight at ang karangalan at karanasan na nakakulay asul naman sa highlight. Kung mapapansin, mas binigyang diin na dito ang mga natatanging katangian at kakayahan ni Eros Atalia bilang isang mag-aaral noon at bilang isang profesional ngayon. Katagalan, mapapansin na mas binibigyan ng emphasis o diin ng bio note ang mga karangalang natamo ng individual. Patunay dito ang halimbawa ng bio note mula kay Eros Atalia. Dahil siya ay nasa mundo na ng empleyo, mas binigyan niya ng diin ang kanyang academic career at ang kaligiran o background niya bilang isang professional na manunulat. Ito kasi ang pangunahing pangangailangan sa mundo ng trabaho, partikular sa mga opisina o kumpanya. Sa makatuwid, ang bio note ay isang mabisang marketing tool. Ginagamit ito upang itanghal ang pagkilalang natamo ng individual at kapwa rin itong nailalapat o ginagamit sa mundo ng empleyo at akademya. Gamitin mong isang malaking oportunidad ang pagkatuto mo sa pagsulat ng bio note. Balang araw, kapag ikaw ay nasa mundo na ng empleyo, may tuturing mo ang iyong sarili na armado na sa larangan ng pagsulat. Inaasahan ko na naging makabuluhan ang iyong pagkatuto kaugnay sa pagsulat ng bio note. May mga bahagi ng lesson package na naglalaman ng pagsusulit at forum na way masagutan mo ito ng maayos. Muli, maligayang pagkatuto. Ako si Binibining Lampa at ito ang pagsulat sa Piling Larangan Academy.